that by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in us. Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Whom having not seen, ye love, in whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. May sabay. Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you. Litin ko lang sa verse 2 po, sabi niya, elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you, peace, and be multiplied. And then, litin ko rin po yung sa kayo naman, no? Kayo na sa Thessalonians. Kayo magbasa po. Ready, go. Knowing, brethren, beloved, your election of God. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. Again, muli kami po yung pag-aralan namin. Tapusin namin ito, Lord. Makita namin inyong kung paano kayo nag-elect, Panginoon, nahimili, nag-choose, at matalino po kayo, kayo po nakakalam na lahat. Hawa, maging pattern namin sa aming sariling pagpili ang inyo pong paraan, Panginoon, ngayong election season, Panginoon, though yung iba sa amin hindi naman involved dito. At least maunawaan namin, Panginoon, dahil may mga tanong talaga, bakit sila nagpapataya, bakit sila dadayaan. Nawa, kami po ay mulat sa katotohanan. And therefore, hindi ka mailito dito, Lord, bagkos, Lord, magtiwala kami sa inyo lagi. At hindi ka mahadlangan, gawin lang namin namin dapat gawin. Makakaasa po kami, Lord, ng inyong pagtanggap sa amin. So, ilang po, Lord, kayo manulati again. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, hangako po na lahat. Good afternoon po sa lahat. Title po ulit dito, no? So, part 2 lang po, Election of God. Election of God. Ang title natin is, subtitle is Selecting and Choosing Wisely. So, ewan ko, na-stress ko kanina umagang gano'ng importante ito, no? Paano ko pipili? Doon na kami mga ano nito eh. Ayan na kami mga studies na ganyan din. Pero, election ano kasi. So, and kanina umaga, medyo nadaanan natin, kinontas natin yung mga maling aral about election. Nadaanan po natin, of course, yung grupo ng text, no, sa Old Testament, which is more on Isaiah. So, tinutukoy lang na ang pinili niya si Jesus, no, nagre-reference kay Jesus yun, though di ganun kalinaw. Kaya sa atin, malinaw yan. And then, sino ang pinili niya doon? Si Jacob or Israel. So, binili niya isang tao or bayan para gawin yung gusto niyang gawin. Okay? So, kanina, pinili ko si ano, pinakuha nga doon. So, hindi nang pwedeng, sabi ni Jesse, sama daw siya, baka mahirapan ka pa, di ba? So, pag pinamimili ka ng kung anong bagay, hinoconsider mo yung dapat na-accomplish. Okay, kunwari, si, tatawagin ko ba si, kunwari, si Chris Wynn. Mapakiyan mo nga yan, Chris Wynn. Ibaba mo ng konti. Siyempre, nadala si, ano, di ba, LG, kasi tangkad siya, hindi na nga siya. So, lahat ng pagpili natin, pinipili natin may dahilan at para ma-accomplish yung gusto nating ma-accomplish, mangyari. So, kaya yun po yung ginawa sa Old Testament. Si Jacob, pinili siya, actually, basically Israel, para may gawin. At ipakalat dapat yung gospel, pero hindi nila gawa yun eh. And then, yung si Jesus, ganun din. And then, medyo marami ito, kaya umpisa ako na. So, reviewin lang natin yung tatlo kanina umaga. Medyo yung pagkakasunod-sunod nito, hindi ko na in-arrange. Ano na lang ito yung arrangement nito as it appears sa scripture, no? So, number one kanina, ano yung, ano, paano natin di-describe, no? Characteristic ng isang, or yung paano ang Diyos ay mamimili, namimili. So, number one, God will stand up for His own elect. Pag namili siya, ibig sabihin, panindigan niya. At maganda po yun, no? So, pag isa tayo sa mga napili niya, makakaasa tayo ng kanyang protection. At kung sakali man na
tayo iapihin, for example, ang dalas nangyayari yan, hindi tayo yung gagante na alam mo na kung ano yung ginawa sa atin, yung mga meme ngayon sa Israel na naman eh. So, ang galing din ng hindi masabi yung Palestinian gumawa na kasi iba nun Amerikano na mga naasaw na sa gobyerno nila kasi ibang Amerikano daw eh naghihirap tapos billion-billion yung pinapadala dun sa Middle East. Anyway, ano yung sasabihin? Ayan, yung mga Israel, kaya alam mo, hindi people of God eh, kasi ang reklamo nila nung panahon ng World War II, kasi lagi daw sila inaapi, pinapatay, ganyan-ganyan. Ngayon, ganun exactly yung ginagawa nila sa mga Palestinian. Nakita niyo yun? So, ganun ba ang Diyos ginawa sa'yo, gawin mo rin sa Kanya? O baliktad. Diba? Panginoon, siya ang gagante ang Diyos para sa atin. So, lalo yung mga ganong heinous crime, no? War crime, hindi natin gawain yun. So, sa New Testament, malinaw, mag-pray mo lang, Diyos naman ang bahala dyan, siya yung maggaganti sa'yo. So, ganon din sa Old Testament, actually. So, may mga inubos din ng Diyos nung panahon nila. Pero particular kasi yun sa panahon na yun, tulad ng judgment ng Diyos sa Israel, inubos sila halos. So, ganun talaga. Ganun din ang nangyari sa mga naging kalaban nila. May panahon na pinatay din. So, ganun po ang kumilos ng Diyos. No? Pero hindi sa panahon natin ngayon, ha? Hindi na applicable yun. Naalala pa isang meme, pero yun na. Kaya yun, ha? So, God will stand up for His own elect. So, kabaligtaran yung mga tao sa atin. Walang kakumikommitment. Pagbebenta yung boto nila. No? The number two, God's election is by grace. Anong special dun? Of course, walang pilitan. Hindi by race. Siya namimili sa biyaya niya. Ibig sabihin dyan, walang unfair dyan. So, pero ang mapipili niya, again, maraming application ito, hindi na sa ligtasan. So, either kaligtasan niya or gagamitin niya for a particular job, ganun po ang pagpili niya. So, kabaligtaran niya sa mga tao, mali ang dahilan ng pagpili. Okay? Madalas, ang pinagkumpara natin doon yung grace, yun nga, ang example yung, doesn't matter kung mayaman ka, magaling ka, pamilya niyo especially. So, ang kabaligtaran noon sa panahon natin ngayon, at even mga Hudyo, yun, by race sila eh. Basta sila yung pinili. Basta anak ko yan, pinili na rin Diyos siya kasi anak ko yan. So, hindi ganun ang Diyos. Ito yung hindi ko nabanggit kaninang umaga, no? So, nalagpasan. Yung 11:28. Para lang po, ano, no? Baka may nakikinig or baka may nagahanap ng mali natin. Hindi explain na rin natin. Kasi sabi po dito, as concerning the gospel, ito mga Hudyo, they are enemies for your sakes, but as touching the election, they are beloved for the Father's sake. Ang pakahulugan ng mga Zionists dyan, sa mga Judaizer, mahal na mahal daw, kahit anong mangyari, mahal daw ng Diyos sa mga Hudyo. Kahit anong mangyari. Kahit nireject nila si Jesus, ganun. So obviously, hindi. Mahal talaga sila for their Father's sake. Ibig sabihin, kasi yung mga tatay nilang nampalataya, like Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya mahal po sila ng Panginoon. So, hindi dahil sa kanila. So, anong pinistress natin again doon? By grace, hindi dahil anak ka ng kung sino. Okay? So, ganun, mag-extend sa atin yun. So, tayo, kahit hindi tayo anak ng kung sinong tao, mag-extend sa atin yun kasi nga ang Diyos ay hindi namimili dahil lang sa race. Okay? So, pero gusto ko din paalala na sa tagal ng panahon ni Abraham, ang buong mundo, ang gene pool daw, kumalat na yan. So, malamang sa hindi, lahat tayo din dito, may recipient na rin tayo, may lahi na rin tayo ng Abraham. Maniniwala ba kayo? Sa tagal nun eh. Hindi, kahit kay Abraham. Ilang taon na yun? 4,000 years. Umikot na yan. Ang tao kasi, travel eh. So, may halo na tayo dyan. Basta parang di mo naman kamukha. Nag-reunion kami sa Quezon dati. Ganun. Pag tinignan ko yung mga, siguro makamukha ko to. Wala. Wala na resemblance.
Kasi nga, syempre, tatay na ano yan eh. Basta ilang saling lahi, isa, dalawa, tatlo. Ang dami ng maghalo-halo doon. So may jeans ka pa rin doon, pero hindi na necessarily magkamukha kayo, okay? So yun lang yun. So, touching the election, ibig sabihin, pinili sila. Kaya mahal ng Diyos ang kanilang mga tatay na napalataya, sila din. At some point talaga, mahal pa rin sila ng Diyos. Okay? So again, pero after nito po kasing time na to, hindi pa sila talagang inaalis eh, sa Israel. Pero by the time na 70 AD nga, tsaka 135 AD, talagang natupad na yung pangako, sumpa sa kanila ng Jesus, na sila ay totally inalis doon. Okay? So again, relevant na naman ngayon, di ba? Sabi ng mga kaibigan natin na ano, ang dami pang write-up eh. Siguro mga Hudyo nag-write-up nun eh. Okay, so mahal ang Diyos yan. Sa kanila yan, lupa na yan. Nasuportahan natin. Sabi niya sabihin eh, dati si David, yan ang lupa nila. Okay, totoo naman yung kaso. Tinanggal nga sila doon. Oh, paano yan? Sino nagtanggal? Ang Diyos. Pinangako ng Diyos yun. Pag hindi kayo sumamba sa akin, tatanggalin. Eh, tinanggal na sila. So, sa kanila pa rin yun. Hindi nila pwede i-claim yun kasi 135 AD, napakatagal na. Tapos nagbalik sila, 1948 something. Tagal na nun. So, ang dami nang tumira doon na, Arabo, Hudyo, Kristiyano, wala na silang karapatan na i-claim lang sa kanila yun. Okay, so medyo na-touch natin yung ano sa Israel, ha. Kahit sa opisina kasi nag-uusap yung mga tao, hindi nilang sumasagot, natawa-tawa lang ako. At kung ano yung na-feed sa'yo na information, kala mo tayo, intindihan mo talaga eh. So, sinasabi ko na sa inyo kasi hindi natin maaalis sa atin yan. Kung nag-aaral tayo ng Bible, yung issue na yan, hindi makawala. So, ganun din naman sa atin ngayon. Ang topic natin, election. So, hindi siya pinili basta. Okay? May dahilan. By grace din, nung panahon nila, ginamit yung kanilang bansa. Pero nung sila ay, hindi nila pinili ang Diyos, hindi sila ay, by grace pa rin. So, nalipat naman sa atin. At again, sa church, pwede din sila magbilong eh. Individually. So, hindi unfair yun. Okay, so number 3, again, review lang kanina. God's election makes us thankful and humble. Okay, so napansin natin, binasa natin sa Colossians, saka sa 1 Timothy. Pinili tayo ng Diyos, hindi tayo mayabang. Doon lagi yung, doon lagi yung idea na humble tayo kasi nga hindi naman tayo naligtas sa sarili nating gawa. And therefore, lagi tayo nare-remind, lalo tayo dito. Nangirimay tayo by grace yan, tapos i-session mo pa rin sa iba. So, hindi na tayo nag-expect na maging maangas tayo. Sa sila din, oh, pinili ka ngayon. Wow, galing natin na. O sige, appear. O sila, hindi. Hindi ganun. Nakuha niyan. Kaya, so, winning natin sa Thursday. Andun sana yung ating concern sa kanila. Mamaya, madadaanan pa natin. So, number 4, 11 points po ito, no? Pero mabilis na lang to. Mabilis na natin. So again, pinag-aaral natin kung paano mamili ang Diyos para maintindihan natin kung paano din tayo mamili hanggat maaari, pattern natin ang sariling pag-desisyon, pagpili natin according sa kung paano ang Diyos naman ay namimili. 2 Timothy 2:10. Ibasa ko, ready, go. Therefore, I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Okay, so sino elect? So far, inisa-isa natin, no? Sino yung elect? Sabi nila, Hudyo daw eh. Wala dito. Sabi dito, consider what I say and the Lord give thee understanding all things. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel, wherein I suffered trouble as an evildoer, even unto the bonds. But the word of God is not bound. So sinasabi ni Paul, kaya napakasipag niya, pinipreach niya yung gospel, una sa mga Hudyo, pero na, alam natin yung kwento, dalawang beses sinabi niya, hindi doon ako sa Gentiles. Sabi niya, therefore I endure all things for the elect's sake. Sino yun? Sine-elect, mga saved na? Okay, ito, basahin sa second part. Sabi niya, that they may obtain salvation. Kaya ako yung nagsisipag. Tinitiis ko yung kahirapan bilang isang missionary. Para sila ay maaring magkaroon ng kaligtasan na kay Kristo Jesus na merong eternal.
hindi nagtatapos na kalulatian. Ligtas na ba sila? Punta dito sa ating ano, bago tayo pumunta sa iba. Ligtas na ba sila, yung mga elect? Ba't elect tawag sa kanila? Yun ang tanong. Ha? Pipiliin pa lang. Okay, mamaya makikita natin yun. So, hindi pa sila ligtas. Alam na ng Diyos na ligtas sila. Kaya naghihirap tayo. Alam natin, baka may mga maliligtas dyan. So, gusto ko yung underline dito, that may. Hindi mo sigurado kung sino yung maliligtas. Kaya ngayon, magsipag ka lang. Pag hindi naligtas, walang sama na loob. Ginawa mo na yung dapat mong gawin. Eh. Okay? Kaya ang point natin dito, number 4, God's election ultimately is only known to Him. Siya lang nakakaalam. Makita niyo ba yun? Siya yung nakakaalam dyan. So, hindi tayo mamimili. Okay, mga alam niyo, mga races, may mga grupo ng ano dyan, yung mga Armstrong ata yun, no? So, tinetrace pa daw nila yung mga lahi daw ni Joseph. And yung mga European tsaka Amerikano, yung mga ganun ba? Kasi talagang mga races, mga Mormon, ganun din. Masyado silang ano, sa race nila kasi sila yung magaling. So ngayon, nalabo-labo na rin sila. So hindi magaling Amerikano dahil lang sa kanila. Tandaan niyo po yan. Daw ngayon, pag titignan niyo parang ganun eh. Malakas sila, matalino. Pero kasi naipon po yung blessing sa kanila. Yun ang totoo. At pwedeng maulit niya sa ibang lahi na magitiwala sa Panginoon. Okay? So anyway, ulitin ko lang dito, therefore I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Ang Diyos lang nakakaalam, tayo, gusto lang nating makatulong, gawin ng gampanan ng dapat ating gampanan, para sila yung maligtas. Okay, so paano siya pinili? Ang Diyos na namili. Okay, pero hindi dahil lang sa gusto niya, tsaka lalong hindi random, kaya pa natin kanina umaga, introduction natin. Lahat tayo namimili, iniisip natin, ano ba yung maganda, ano ba yung dapat? Di ba? Sa pag-asawa, sa trabaho. Lalo ang Diyos, pag namili siya, matalino siya. May dahilan yun, patas yun especially. So nga may ibang bagay ito, pupuntahan natin. Ah. Okay, so number 5. Diyan, nakikinig kayo ah. Titus 1:1. Ay, basa, ready, go. Okay, ganda ng verse yan, no? So, nabisado ata natin ito niya, no? Anyway, sabi dyan, dinidescribe niya, kaya sarili, of course, siya yung apostol, siya yung servant, pero sabi, according to the faith of God's elect. So, again, title natin na election of God, paano namimili ang Diyos. So, may binanggita naman dito, sino kaya yung elect? Paano sila na-select? Sila ba'y basta-basta lang? Ang Diyos, ganun, no? Uy, langit. Alam niyo ba yan, mga bata? Alam niyo yung mini-mini-mini mo? Salamat naman. Alam niyo yung mini-mini-mini. Kaya pag magaling ka sa mat, may pili mo yun. Naging direction. But anyway, hindi nag-mini-mini-mini mo si ang Diyos. Amen? Sabi dyan, according to the faith. Amen? So malinaw ha? Align po yan sa laging tinuturo natin dito. Kasi alam niya, mananampalataya sila. Mamaya natin pupunta yun sa number 6. Okay, pero yun na rin yun. Alam ng Diyos according sa mananampalataya pala doon. At yung pangalawang, another way of saying. Paano masabing mananampalataya? Ito yun. And the acknowledging of the truth. Ibig sabihin, pag pinilis mo yung gospel, totoo yan ha. Tatanggapin ko yan. Ibig sabihin, acknowledging of the truth, which is after godliness. Kaya yung iba, huwag ka magtaka, ayaw nila eh. Aasaring ka pa, yan, mag-soloing tayo sa Thursday. Imagine ko na naman yan. Pag gano'n, kinakabahan ako yun, kukumpletong pamilya. Tapos may matanda, may bata, may kanya-kanya suot yan, yung mga bahay doon, naka, ano, short-short. Tapos ang preach ka sa kanila, parang, hindi mo kaya isipin yun. Subukan mo na lang. Pag-pray mo na lang. Huwag mong isipin. Walang mangyayari pag gano'n. Hindi binigay sa atin ng Diyos yun, eh. May tindi ito, natanggap to. May mga ibang kwentong gano'n. Ito, huwag yan, ito. So, minsan ginagabayan tayo ng Panginoon din, pero minsan hindi mo talaga masabi. Though, isang nilapit ako dati last time sa Quezon Circle, ganoon din. Mga sosyalin pa nga eh. Hindi mo malalaman, hindi nilapit ako, mabait pala. Ayun, masave sila. Amen? Amen. Ganun po tayo.
Again, nakukutal ka agad, pero minsan nakakautal pag kinabahan ka talaga. No? Again, by faith ka rin. So, ikaw yung nag-share at panapalataya ka. Pero sila, kaya hindi dapat masama loob natin, nasa kanila yung isang bahagi, di ba? Ang Panginoon, ang matay pa sa atin lahat. Pero sila, sabihin mo lang totoo sa kanila, i-acknowledge ba nila totoo yun, nasa kanila na yun. That's one way of saying that it is of faith. Yeah, number five, ano tayo? Number four, God's election ultimately is known unto Him only. Tapos tayo doon kanina. So number five, God's election is by faith. Ganun lang simple. So sinong papiliin? Yun na nang palataya. Itong dali, ano ba na una? Yung pinili sila o na nang palataya sila? Ayan, tanong. Sige nga. Kung naalala niyo pa yung lesson natin dyan sa Calvinist. Anong, ganyan yun, hindi mo kakalimutan eh. Anong nauna? Nanampalataya o binigyan ka ng pananampalataya? Sabi kasi nila, binigyan ka ng pananampalataya. Ito hindi binigyan, ito binigyan. Kaya naligtas to kasi binigyan ng Diyos ng pananampalataya. Ito hindi. Eh, ba't hindi siya binigyan? Yung tanong. Unfair na, di ba? So, obviously, ano? Doon tayo punta na sa ano? Sabihin ko na lang. Pero nahuli kasi. Okay, sa number 6, kami sa 1 Peter, according to His foreknowledge. Okay? So, pero hindi. Alam natin to. According to ano muna? Ibig sabihin, manampalataya ka muna. No? Ang pagpili ng Panginoon, doon sa nanampalataya. Parang pareho naman kahit saan. Sa trabaho. So, meron akong aplikante, 5. So, lahat sila ay ang tawag dito? Pasado. Okay, eligible sila lahat. Sila ay an intern. Qualified lahat. Pwede yan kahit sino dyan. Qualified dyan. Kaso, siyempre kung matalino ako, dagdagan ko ng konting ano. Kasi okay, lahat kayo pwede. Kaso gusto ko siyempre masipag at hindi mapili. Yan, dagdagan ko na. So sasabihin mo sa kanila yon. O ba't pag nagtrabaho ka dito, pag ano, minsan overtime dito ha, kailangan. Diba? Pag may kailangan lang naman, hindi naman madala siya. Once a month, twice a month. Kasi pag sumasabog na yung ano natin, kailangan magstay ha, pwede ba yun? So sinabi mo sa kanila lahat, sino yung tatlo ayaw? Yung isa nag-aalangan, yung isa, sige, okay lang sir. Sino pipiliin mo? Nakita niyo yun? So sinabi mo sa kanya tapos pumayag siya. So ganun din tayo minsan sa gospel, hindi tayo Calvinist again. Pinipilit na iba. Ang Panginoon ngayon, okay, kung soul winner ka, alam mo to eh. So, hindi mo sila pinipilit, yung iba, nag-aalangan. O, di follow up mo, sabi mo, next time. Ganun lang eh. Hindi natin sila pipilitin. Never natin sila pipilitin. Dahil magandang bagay to, blessing to, di mo pipilit yung blessing. Okay, so, merong malinaw po dyan, God's election is by faith. At equivalent din acknowledge yung tutut, pag tinanggap nila, wala namang masama doon. So, yun, pipiliin ngayon sila. Okay? So, hindi ko natagalan doon, pero importanteng point po yun. So, basta malinaw dyan, walang pilitan. At may sinabi rin ng Panginoon, di ba? Many are called, but few be chosen. Malala nyo, ilang beses yung sinabi, ano ang sabihin nun? Kasi nga, lahat nga, tinatawag na eh. Tapos ganun din sa kaligtasan tsaka sa paglilingkod. Pareho lang, obviously magkaibang bagay pero yung paraan ng Diyos pareho. Walang pilitan, sinabi sa lahat, mamimili ka ngayon anong gagawin, magpapatuloy ka ba. Okay, ulitin ko ha. So God's election is ultimately known to Him and then election is by faith. Mga anim. Ito na yung naibitin kanina. Ito yung isa sa major point natin against Calvinism at explanation sa kanilang problema. Kalituhan. Kaya sabi dyan, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the stake, kausap niya yung strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia. And sino yun? So, ibig sabihin, hindi tayo kasama dyan. So, ano, doon lang talaga sa lugar na yan. Sa palagi mo, hindi tumalun yun sa ibang lugar. Yan ang problema kahit sa James, to the 12 tribes scattered in ano. Yung iba explanation talaga nung kahit si ito lang, base pa sa Anderson, nabanggit niya rin yan. Mga Hudyo lang daw yun. Sandali. Hindi lang Hudyo yun. Okay, 12 tribes eh.
Eh, nasa yung panel Levites. Diba? So, obviously, mga Kristiyano na tinutukoy. So, anyway, dito muna tayo. Elect. So, unang tawag niya, strangers. Bakit strangers ang tawag sa manampalataya? Kasi hindi tayo tagalupa. Okay? Tagasan tayo? Ultimately, sa langit. Okay, huwag niyong tatawagin yung mga tagalupa. Okay. Naalala ko tuloy yung... Oo nga, pero ibang lupa na yun. Elect, so yan na. So, bukod sa strangers, kayo yung mga tinawag, selected, no? Pinili. According, ito na yung sagot. Paano tayo pinili? Mini, 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 mo, ligtas. Mini, 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 impyerno. Hindi, sabi niyo dyan, according to the foreknowledge of God the Father. Doon muna, okay. E number 6. So, pinili niya tayo kasi may nalalaman siya. By the way, kinumpara ko ba yung kanina? Hindi. Basta yung sa number 5 by faith, ha? Kinukumpara kasi natin yung sanlibutan, di ba? So, sa kanila minsan, di by faith, eh. Basta, binayaran ka, wala, wag na. Boto muna siya. Okay? So, dito, ganun din. Kaya, ang Panginoon, pag siya bumoto, siya ay namili, may knowledge siya. So, tanong tayo ba? May knowledge ka ba kung sino yung mga taong yan? So, nung panahon kasi, medyo meron pa. Kasi meron silang... Bahay kasi ang dami sa entertainment. Ngayon, hindi natin kilala yung mga tao, no? So, doon sa halahala, magkakilala sila doon, eh. Kaya maganda doon. Pero, pwede ka magpakilala. Kaya gusto ko lang sabihin ng Diyos kasi, namimili siya, tama lagi kasi inalam niya. So, yun ang gayahin natin. Amen? Kung boboto kayo ngayon, nasa inyo yan, alamin niyo kung sino yan. Okay? Hindi tayo. Pero yun yung problema ngayon kasi, hindi lahat nakakatakbo. Ang daming dahilan, di ba? Alam niyo, yung iba pinapatay. Okay? So, tatakbo ka ba kung gusto mo pang mabuhay? Kasi ganun yun, dinahihiya yung mga sinasabi nila. Ito, balita dyan. Tapos yan. Walang lalaba dyan, mga ganun, di ba? So, ngayon, ang tanong, tapat tayo, mga Kristiyano, makipagpatayan ba tayo dyan dahil sa bayan? Ang gandang tanong yun kasi, Pastor, hindi ka mabuto, wala ka pakilang mga taas. Ano, eh. Yan ang mga banat dyan eh. Hindi ka mabuto, hindi ka mga kandidato. Ka... Ano ka? Diba? So, ang sagot ko lang dun, iba kasi tayo, ibig sabihin, ibang level na paglilingkod na yung ginagawa natin sa tao sa Diyos eh. Hindi naman, ano nga sabihin nila? Diba? Ako nagpagawa ako ng daan. May salamat naman, buti naman. Oo na, nagtataba ako, nagbabayad akong tax. Hindi mo kaya pagmalaki sa akin yan. Pero kung ikaw, di ba, soul winner ka na, matutuwa yung tao magtinutino, hindi lang basta magtino, parang maglingkod sa Diyos. Kulang pa yon. Hindi nga nila intindihan nyo, kaya hindi mo rin i-expect na ito yun sa totoo lang. Kaya yun ang sagot ko dun, ha. Ulitin ko, pag tayo boboto, at kahit saang bagay, mamimili ka ng asawa, mamimili ka ng course, trabaho. Pwede ba according to foreknowledge? Kasi alamin mo muna. Diba? Kaya yan sa inyo. Gusto nang mag-asawa yung iba sa inyo. Alam nyo ba yung pinapasok nyo? Kaya nga ino-offer namin kayo dito. Ayaw mo lang may time. Mag-aral ka lang. Hindi mahirap yan. Ang tao din nagbabago rin kasi. Tandaan nyo yan. Kaya nga tayo, ano yung offer natin sa lahat dito? Kaya mag-Bible kayo, mag-church kayo. Diba? So, hindi natin uhusgang, hindi ka pwede dito, ikaw na dapat dito. Yung anak ko dapat, ganito ang asa. Hindi natin dinidiktahan. Pansin nyo yun. Kasi hindi ko rin sinasabi na alam ko lahat ng bagay. Pero may mga bagay na pwede tayong alamin. Ang isang tao malamang, pag active yan sa church, nagmamahal sa church, nagliligod sa Diyos sa palagay mo. Di ba? In a way, makikita mo, matinuto, maging masaya ako nito yung mga pangasawa ng anak ko, for example. Matino eh. Diba? Nasubukan mo yan, napagalitan, nagbalik lobo yun, okay ito, kahit o paano, diba? Amen. Andun yung humility. Unlike, doon na tayo sa kabaliktaran. Anong ginagawa itong mga to? Yan nga, sabi ko sa inyo, andun pa, magmangangampanya yan, andun na. O ito yung voting station. Na-experience ko kasi ako, di ko na alam, yung mother ko, bibigyan ako, no? Parang gumawa akong tanga, yun, amin ko, kaya ayoko na. So doon na yung bibigyan ko ito. Ito yung boto mo, ganyan. Actually, hindi nga yung legal na, di ba? Yung nangyayari. And then, nabanggit ko na kanina, minsan wala kang choice.
sila-sila lang, di ba? So, wala ka ng foreknowledge. So, kaya inisip ko lang kanina dito, Pastor, bakit nga hindi lang natin alamin ang gusto? Kaya iba magaling din, nagpo-propose sila. At least, sa presidente nga, dapat alam natin ito kasi pwedeng mag... Iba, may mga mock election. Naalala ko nung una kaming... Ako, muna kaming bumoto. Yan, yung aming opisina, meron mismo kaming gano'n. Mock election, nilista nila doon. May mga nag-volunteer na, ito yung nagawa niya, ito hindi nagawa niya. So, sa panahon natin ngayon, medyo okay-okay na nga. Pwede. Kasi again, alam mo ba kung gaano katotoo yun? Pag meeting the advance, buti man lang kung itong mga, alam mo na, yung mga journalist natin, ang laki ng responsibilidad, supposedly niyan. Kung tata, kasi sila nakakaalam yun, umumonitor nila yan eh. Maniwala kayo kung gusto nila. Ang problema, may killing din. Pag sinabi yan, huwag natin pag-usapan yung ganitong bagay na ginawa ko ng ganyan. Ha? Palagay mo, mag-usapan pa yun. Live television. Kaya may palusot din tong mga to, mga journalist. Sasabihin nila, hindi ako si kumikiling eh. Dapat yung ibalita mo lang yung... Pero may opinion ka rin eh. May mga valid na opinion. Pag alam mo yun, warning nga mo yung mga tao na ganito ginawa niyan. Hindi, balita mo lang yung ano. O yun nga, binabalita ko. Kung alam ko, ganun na analyze ko. So nakita niyo, kaya dito sa election lang, medyo hindi talaga madali. Pero again, iba sa inyo, bata pa naman kayo. Sige, ano kayo, diskarte kayo. Pray natin na panahon ni na... Nina J.R. tsaka nina Chris Wayne, sa panahon nila, matitino na yung mga pray natin. Amen? Kung ano yung mga gawa natin. Pero kasi, ang sasabi lagi sa inyo, kaya kami gusto winning, para sa inyo rin yun. Maraming maligtas, mahihiya po yung mga loko-loko na, basta-basta mag-loko. Kasi matatakot sila eh. Yung mga tao natin dito, hindi pwedeng mga bakla dito eh. Alam ng mga taga San Mateo, for example, alam ng mga taga San Mateo dahil soul winner tayo dito. Area na to, Marikina, sa dami ng nasolving punari dyan. Alam nila, sabi ng Diyos, galit na sa Diyos sa bakla eh. Palagay maglalakas, mababaliktad yan. May mga panahon po dati na yung abortion sa US, saka yung ano, takot po sila dyan. May mga naglakas loob lang dyan, ginamit kasi yung Hollywood nga, yung media, ginamit nila yan. Alam nyo naman yan, di yan pwede makuha ng kung sino-sino tao eh. May yaman ang go-control yan. So, kaya nagawa nila yung nagawa nila. Pero, again, pwede natin kontrahin niyan. Okay, so again, that is by faith and according to His foreknowledge. Tandaan niyo yan. So, tayo pag may mili, alamin mo, magtanong, mag-aral. Next. The same verse po, no? Malawak to, kaya binitin ko kanina eh. So, sabi dyan, elect according to the foreknowledge of God the Father. Pero sabi dyan, through sanctification of the Spirit. So, hindi lang according to foreknowledge, namimili rin siya. Una, nililinis, pag sinabi sanctified, nililinis, pinagiging banal yung mga tao sa pamamagitan ng Espiritu. Okay? So, ano yung Espiritu? Ano yung Espiritu? Paano yun? Yung Holy Spirit. Ibig sabihin, dadaan lang sa atin dito, parang usok. Wow, nalinis na. Oh, nataga discerning. Ganun ba yun? Paano nga? Spiritu yan eh. Ano yan? Spiritu ng tao. Pwede. Anong ginagamit natin? Soul winning. Salita ng Diyos. Andahan niyo yan. Yung iba, anong ginagawa? Parang wini-witchcraft yung ano eh, mga tao. Yung mga Pentecostal, mahilig dyan eh. Kala nila, okay na yung maglalaklakan sila dahil, Jesus, Jesus, we praise you. Pero hindi magtuturo ng ano yun, hindi mo nga maalam eh. Yung mga ibang tao nga, ma-aloof dun sa ginagagawa nila eh. So tayo una, soul winning. So the more na mga maligtas, saka natin tuturuan kung gusto nila. Pero still, kahit ayaw nilang pumasok dito, dun tayo sa labas eh. Diba? Lalabasin natin sila. So ganun yan. So number by 5, by faith. Number 6, according to His foreknowledge. Number 7, through sanctification of the Spirit. Doon niya pinipili, parang kaninang nabanggit ko ni sa trabaho. Sasabihin ko sa inyo, ano yung para sa inyong kumpanya na to? In-apply na ako, gano'n, kaya tinanong ko, pag ano po ba to?
Ah, libre ba ang ano dito, beer kasi San Miguel eh. Hindi na akong pinipilit. Okay, salamat naman po. Pero bumabaha ang beer dito pag ano. So kung ikaw hindi ka umiinom, nasandong ka sa kumpanya na yun. Ano mangyayari sa'yo? Siyempre, ma-absorb mo yun. Alam mo, si... Sino ang mangyayari yan? Si Ang. Hindi. Eh, kuwang ko. Kaya yung mama si kuwang ko, hindi tayo matalino siya. Ano ginawa niya? Alam, pinagkaiba sa media ko ngayon, corporate media, na-addict kayo sa TikTok kung saan yan. Ang naka-addict nung panahon nila, alak. Hindi magaling yung mga yan, pero pag andun ka na, kumikita ka na rin, no? Sige, tabaho lang ako dito, hindi naman kami magaling, pero yung alak, na ano yung mga tao, intoxicate sila, therefore tuloy-tuloy yung bili nila. So, ano mangyari sa'yo? ano ka dun? So, ba't yung manasabi yun? Yan, so, kaya pinipili ng Diyos, paano sila pinipili sa trabaho, no? So, sabihin mo lahat, no? Full disclosure, ganito sa kumpanya na to, kami ay bawal... Alam nga naman, magsalita ka, of course, ng bawal labag sa alak doon, di ba? Kunwari, di andun ako ngayon. May nalaman, pastor ako, pastor, eh, masama bang uminom? By the way, may bonus pala yung mga, ano, ayan. Masama bang uminom? Alak? Di ba si Jesus, kung ganunin ka, di, anong gagawin mo? So, kaya, get married, may iwas ka na, pero ang gusto kong sabihin is, ayan, so paano tayo pinipili ng Diyos? Ayan, so sabihin sa atin yung salita ng Diyos. Kaya ganun din, paano man pili yung ano, yung mag-stay sa church? Simple lang yan, sabihin ko lang yung salita ng Diyos. Yung mga ayaw dito, aalis na yan eh. Hindi tatagal yan. Amen? Hindi makakatagal yan. Kaya ngayon, nililinis tayo, nililinis yung tatagal, yung maglilingkod, magtatapat, mamahalin salita ng Diyos, yun na nga yung pinili. Amen. Hindi ko kailangan umili ng ano, i-exam kayo. Yeah, ano kita, psychology. True sanctification of the spirit. Amen. Isa yan sa mga paraan ng Panginoon para umili. O, balik tayo sa atin muna, sa pag-aasawa na naman. Pansin nyo? So, para pastor, ito, ano, yung pa-attendin mo dito, makinig niya yung ano. Hindi naman agad-agad dyan. Una, share natin, pag naligtas, may pag-asa, di ba? Pag hindi naligtas, ayaw pa sa Diyos, tapos inahata ka pa doon. Alam mo nang hindi gusto ng Diyos yun. Amen? Amen. Yun yun. At putan tayo sa politiko na naman. Ay, nako. Eh, mga politiko, ito mahirap sa politiko. Parang Catholic, double tongue yan eh. Diba? So, tanggap ko yan. Alala niyo ba yung aking kwento sa ano? Hindi kwento yun eh. Alam niyo yung fallacy na yun? Ano yung mga alam niyo fallacy? Logical fallacy yung? Circular reasoning. Ad hominem. Nalimutan ko rin eh. Basta yung mga converse accident. So, ibig sabihin po niya yung paano malamang naging sinungaling yung tao. Okay? Kung hindi naman hindi nakakalam na, babalikan natin yan. Pwede niyong balikan sa ating YouTube. Ewan na, record na yun. So, anyway, yung isa sa mga logical fallacy na unique doon sa binabasa ng article, sabi niya, ang tawag niya is buy whiskey. Ganun eh. If buy whiskey pala. Ano sabihin nun? If buy whiskey. So ganito, may kwento muna siya. Mayroon daw isang politiko, nung panahon na yun, usong-uso yung naalala niyo yung nangyaring movement sa US na prohibition. So yung nakakalam nun. Prohibition. So yung pinagbabawal. Ang topic doon, alak. So may ganun yun eh. So kasi nare-revive yung mga Amerikano nun. Talaga alam nila, masama yung alak. Ang mali naman doon nila, pinagbawal nila. Gusto nila i-legislate. Mali din yun. Pinilit mo yung tao, di ba? So anyway, yung politiko na yun, sabi niya, masama ba ang whiskey? Nagkaroon ng ano, meron siyang mahabang ano, speech. Kaya if by whiskey you mean this and that, if by whiskey you mean and that, masama yun. Pero if by... Ang ibig mo sabihin sa whiskey ay ganito, ganyan. Hindi masama yun. Minsan, nababasahin ko sa inyo yan. So, ano yung sabihin na? Ha? Ha? Parang ano siya, either way, hindi mo siya mahuhuli. Kasi, pag sinabi mong, pabul ka ba? Eh, depende. Diba?
Eh tayo, ginagawa rin depende. Pero malinaw yung explanation. Pagkatapos yung explain, malinaw. Eh siya, ano eh, ganyan nga eh. Saan ba nakapunta doon? Ayan, yung mga politiko. Kristiyano ka ba? Si Trump tinanong ng ganun. Kristiyano ka ba? Parang hindi. Alam niya, mga supporter niya, mga Kristiyano. Anong favorite verse mo? Kahit isa walang makote? Pwede ba? Ngayon, yung mga Catholic, ganun yun. Ang Catholic tayo, di ba? Wala tayong alam eh. Yung politiko pa, wala siyang makote. Ngiti na lang siya, pahiya siya dun. So, mag-iingat kayo sa mga politiko. Okay? Huwag kayo mamimili dahil lang sabi niya ay si Trump talagang ano eh, kasi gusto sabihin, si Trump ano ba yun? Kristiyano ba yun? Pabor din sa mga bading. Kasi abante na naman tuloy. Abante. Against sa abortion. Kasi ngayon, malakas-lakas pa yung stand ng mga Pilipino. Pag dumating yan na mga loko-loko ng mga Pilipino, ganyan na, fornication na rin. Marami na, fornicate. Tapos, yan, sa TikTok nag-umpisa yan eh. Ay, okay na sa mga Pilipino to. According to data, lahat ng ganyan-ganyan. Okay na. Wala nang, wala man nag-against, di ba? So, pwede na nilang gawa, ay, okay lang yan. Ganun yung mga politiko. Kaya mag-iingat tayo. So again, ang Diyos, pag siya'y namili, according, sinasabi na salita ng Diyos. Yung mga tao, hindi ganun. Kung ano yung uso, kung saan sila, mga ka-placing, ganyan po yan. Kaya again ha, kahit mga pastor mo siya, nag-compromise pag ganyan, sinasurvey nila, may niwala, ito yung sinabi ni ganyan, tama ba yun? Ikaw, sa palagay mo ganyan, ito sabi, sige, hindi na ako. Alamin mo sinabi ng salita ng Diyos. Hayaan mo ikaw linis yung salita ng Diyos kahit pa inconvenient yung sinasabi yung salita ng Diyos dahil ang Diyos ay ganun namimili, dapat ganun ka rin. Okay, natagalan niya na, sa malinaw yun. To the sanctification of the Spirit. Next is, dun pa rin, no? Hindi na tapos yung verse, sabi dyan, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. So, kinukuha kayo, sabi niya kasi elect eh. Okay? Siya, tayo pinili sa foreknowledge, sanctification din. Obedience, ay kailangan pala mag-obey sa kay Jesus para maligtas. Ganun ba yon? May sinabi sa Bible na obey the gospel eh. Pag sabihin nun, kung yung sinasabi ng Panginoon, manampalataya tayo. Yun lang yun. Kaya dinagdag niya yung sprinkling of the blood of Jesus. So sino dito naligtas? Winisikan ka ba ng dugo? Hindi literal, di ba? Nalaman mo lang na siya pinatay pa sa'yo, dumanak ang dugo niya, in-apply na rin sa buhay mo, sa puso mo especially. Ganon ang ginagawa sa preaching. Kaya again, soul winners, siguraduhin yung gagawin mo yun, okay? Yun yung dapat maintindihan niya, seryoso yung gospel sa kanya bago siya tumanggap. Yun, kaya number 8, to Jesus. Okay, ibig sabihin, nalalang, pinipili tayo ng Panginoon sa kaligtasan una. At kahit sa ibang bagay, kung gaano ka kalapit kay Jesus. Ganyan po yan. I believe, yung mga pastor na gagamitin ng Diyos, ng gusto, hindi lang ganyan-ganyan, okay? The more na malapit ka sa salita ng Diyos, saka kay Jesus. Yun yun. Okay? Kung ginagalang mo siya, hindi lang sa bibig. Okay? Mga Pentecostal, puro Jesus, Jesus, Holy Spirit. Ginagawa siyang ano eh. Sabi niya, if you love me, keep my commandments. Okay, so again, di yun sa kaligtasan ha. So sana malinaw yun. Kasi medyo yung common yun, di ko na patagalan doon. Pero malinaw yun, dapat. So papunta na tayo sa mga audio na naman dyan eh. Masabihin na iba, yung mga God's chosen people, yung mga audio na supportahan na, tinanggap pa nila si Jesus. Hindi, nireject nila. Dumudura pa sila kay Jesus pag narinig yun. So pinili kaya na hindi rin. Doon na muna tayo, mayroon pa tayong tatlo. First Peter 2:6. Okay, basa. Ready, go. Wherefore also it is contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. May nakalimutan pala ako, pero daan ako na lang mabilis.
So ano daw yung elect? Sinong pinili dyan? Si Jesus na. Okay, pero pinag-usapan natin kung paano pumipili ang Panginoon, ang Diyos eh. Hindi yan kung sino. Pero may mga common dyan. So, iba, pinili tayo yung Israel nung unang panahon. Dito si Jesus. Pero anong tawag sa kanya? Hindi natin ano yung ibang bagay ah. Pero malinaw dito, siya ay cornerstone, elect, pinili. Naalala niyo kanina umaga, bakit siya pinipili? Kasi siya ay worthy of being selected or chosen. So kaya another term dyan, sabi niya, precious. So sino dito yung precious? Yung mahalagang mahalaga ka sa... Kung sino yun? Mahalaga ka ba kay AJ? Lynn? Mahalaga ka ba? Hindi ka makasagot agad eh. Ikaw... Kami, mahalaga ka ba sa tatay mo? Lagi yun, hindi alam. Alamin mo. Ikaw, Joshua, mahalaga ka ba sa tatay mo? Ate Marsh, mahalaga ka ba sa asawa mo? Si ito, marami itong magkakapatid. Jared, mahalaga ka ba sa magulang mo? Talagay mo. O, siyempre. Ano, Stephen? Masabi dito, ang Panginoon, maganda, si Jesus, kayang pinili, mahalaga siya, napakahalaga. Pag sinabing precious, ano yung bagay na lagi mo iniisip, iniingatan, inaalagaan, nagmamalaki, pwedeng ganun. Diba? So si Jesus, ganun siya sa Ama. So gusto kong sabihin dito, pag namili tayo dapat, okay, ang Panginoon, namili siya si Jesus, mahalaga siya, sabi niya, precious. So dapat tayo rin ganun. Hindi eh, basta, ba't pinili yun? Basta, hala. Nakakita kayong gano'ng mag-asawa. Ba't mag-asawa? Pag-usapan. Parang kasi nababasa mo, either nagkamali or... Actually, mali nga rin yung nagkamali ka eh. Siguro nagkamali ka, pero still, pinili mo yun. Nagsumpaan kayo sa harap ng Diyos at ng tao. Ang problema nga kasi yung proseso ng pagpili mo, hindi mo doon inayos eh. So, ang Diyos hindi gano'ng pag namili siya, parang na point number one natin. So, paninindigan niya yun. So, ganun tayo dapat. Amen? Amen. So, para yung pinili natin, yung di yung tipong, lalo asawa, madalas yan ang ano talaga eh. Yung anak, medyo karamihan dyan. Okay, ano, mahal ko yung anak ko. Pero asawa, yun, mag-ano kayo, magtitingin na kayo doon, magbabasaan kayo ng... ganun yan eh. Kahit sa mga pastor. Okay, so yun lang ang point ko doon. Gusto kong sabihin, ang Diyos, mahalaga sa kanya, Panginoon. Pinili niya kasi yun eh. Ganun tayo dapat. Ayaw mo, huwag mong piliin. Kaya pag pinili mo, yan, precious. Ngayon, yung mga politiko na naman, minsan, kaya hindi rin mahalaga sa kanila. Alam nila, after 6 years, iba 3 years, wala din yan eh. Diba? Yun ang problema eh. Kaya yung iba talagang wala na yung magiging makabayan, maglingkod, so, wala na yun eh. Joke time na lang yun. Kaya iniisip na lang saan sila magkakapera, ganun na lang. Kahit tanongin mo pa sila. Sino may kilala ditong, ano, politiko? Sabi niya ba't kayo, di ba? Tama ba? Pero malayo na sa inyo. Minsan tanongin niyo. Kapitan, talaga mong ano, totoo lang, tayo lang. May concern ka talaga sa, ano, naglilingkod ka kasi. Anyway, move on tayo. Second to the last. Ito, medyo, paano na tayo eh? Matapos na. 1 Peter 5:13. Actually, kinover po natin lahat ng term na elect sa buong Bible. Napansin nyo. Pero iba, binilisan lang natin. Nakibasa, ready, go. The church that is at Babylon, elected together with you, saluted you, and so God Marcos myself. Okay, so may point lang ako dito ng gustong unin. Sabi dyan, so sino ine-elect? Baliktaran natin, ha? Doon tayo muna sa mga politiko. So again, pag ikaw yung politiko na minamanipulate mo na mismong... resulta ng eleksyon, may galang ka pa ba sa kapwa mo na elect? O nagaganyan lang kayo, madaya ka rin eh.
Parang gano'n na lang eh. So wala nang galang. Pero pag ang Diyos ang namili, ano sabi dito? Elected together with you. So may mga binabanggit si Peter dito. Hoy, kung kayo pinili, salamat sa Panginoon. Amen, amen. Alam nyo, may pinili rin doon. Mga taga-Babylon. Kung ano man niya, pinagtatalo na pala kung ano yung Babylon na yan. Basta may church doon sa Babylon. Patulad nyo, sila'y pinili din. Amen. Anong gawin nyo? Huwag nyo isnabin. Ang sinabing salute, message nyo, i-greet nyo. Okay? Kaya ang point ko lang dyan, God's election should make us acknowledge one another. Amen. Dapat may common respect tayo sa bawat isa. Amen. Yes. Napansin nyo lagi, marami tayong message na ganyan. Kasi pag napansin ko dito, tayo-tayo minsan, minamalik nyo yung kapatid nyo, palibasa, ganito, ganyan, palibasa, kulot, maitim, ano man yan, o kaya mahirap, kaya mali yung basa sa ano, ano ba yung basa ni Bad doon, ano man yun. Huwag ganon, amen, kapatid mo yan eh. Amen. Hindi ko natatagalan dito pa sa elected together. Salamat, pinili ka ng Diyos, may iba pang pinili, kasama mo. Therefore, greet them, salute them. Amen. Walang ano, isnaban. Sino ba to? Ito na naman. Yung iba, dapat nasabihan natin maligo muna. Kanina, yun na amoy ko eh. Feeling ko eh. Nakita na mga ano, sabagay mga bata eh. Iligo kayo ha, baka pumunta dito. Ganun, importante yun. And, itong mga to, mga okay naman eh. Mga Japorms to palibasa. Abroad yung ano eh. Anyway, sana huwag tagal to sa church. Amen? Amen. Pogi, oh. Gusto niyo ba sa church? Sa halita ng Diyos, matutunan nyo. Hindi sa labas. Walang kwenta, di ba? Gusto niyo matuto mag-inom? Sa nagsusunto ka, pagkatapos mag-ano. Sa church. Sana tumagal to. Amen? Amen. So, yeah. So, yung mga kapatid natin, pwede ba? Ang daming way para sabihin to eh. Kasi lalo na nga, pag magulang kayo, yung mga anak nyo nag-aaway, ang sakit man eh. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Lalo ganun din, pag pastor ka, sa nakikita mo yung iba, iba yung feeling. Amen? Iba yung di nagkakasundo. Sakit. Kaya yun ang point natin. Number 10, God's election should make us acknowledge one another. O, balik tayo. Natapos ko na ba sa politiko, di ba? So, yung wala silang galas sa bawat isa kasi pare-pare silang mga, yun na yun. Last. Ito, madami. 2 Peter 1, verse 10, makibasa, ready, go. Wherefore, rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. Okay, so very, ano to, no? Quotable quote, verse. Kasi sinasabi dito, bukod kay si Paul naman, ano sinabi niya? Yung sabi niya? Ganun din eh, ganito din yung mensahe. Ang sabi niya is, ang sinabi niya, kinabisado rin natin yun. Basta siguro doon mo ligtas ka. Amen? Ligtas ka ba? Edgy? Mapansin niyo dito, laging tinatanong yan, di ba? Kasi importante, pag hindi ka ligtas, parang makipaglokohan. So kanina, bad positive ba yung ano? Sinaya, na-review na ulit. Diba? May bata pa. Pero hindi na bata yung mga ano, receptive din naman. You know? Kasi pag kung saan-saan attend nga, siguro sinasabihin sila ng magulang din nila kung sino. Basta attend ka kung sa may pagkain, kung sa may ano, magugulo yung utak mo dun. But anyway, ano yung bad? Makalimutan ko yung sinabi ni Paul. Ganito, ganito rin. Ayun. So, except you be reprobate. Ang sabi dun? Know ye not that Christ is in you except you be reprobate. Hindi, examine yourselves therefore whether ye be in the faith and prove your own selves. Yun. Know you not that Christ is in you except you be reprobate. Okay, ano sabi doon? So pwedeng ligtas na kayo, either hindi nyo alam or nagdududa kayo, parang kanina mga bata. So, siguro na duwin nyo. So dito naman kay Peter, ganun din. Pero may maganda dito, ang pangako niya dyan, you shall never fall. Pag ano daw, pag sinisigurado nyo, ligtas ka ba, ligtas ba, sigurado ako, ligtas ako. Kasi ito yung, yung iba naman,
kahit yung, especially mga Calvinists, hindi Baptist, pero yung ibang Baptist din, nag-aalangan na sila dito. Huwag mo sabihan ng gano'n, ba't tinatanong siguradong ligtas? Eh, sabi sa Bible eh. Para bang hindi mo kayang siguraduhin yung kaligtasan mo, parang gano'n. Pinagdududa nila. Yung iba, at gano'n din sila. Kaya ang point natin dito, hindi mamaya, basahin mo natin ibang term, ibang verse. Sa 2 John, yun tayong dalawa dito. Sabi dyan, makibasa, ready, go. Therefore unto the elect may be and her children, whom I love in the truth, and not I only, but also all they that have known the truth. 2 John 1.13. Ako na lang ha. The children of thy elect sister greet thee. So ano napansin nyo doon? Napakadalas itong ma-encounter by ikaw ay a soul winner. Makakasigurado. Walang nakakasigurado. Hindi basahin mo to. Pinili niya, alam niya, pinili yung babae at yung kanyang mga anak. Ganon din yung isang kapatid. Sabi ni Peter kanina, siguraduhin mo ligtas kayo. O di, ligtas ba sila? Hindi. Kaya ako, lagi, hindi ko na binabasa to. Pero ito sinasabi ko, si Peter, sigurado siyang ligtas siya. Si Paul, anong gusto mo sabihin sa akin ngayon? Pwede mo siguro kayo. Last point! Ulitin ko lang lahat ha. God will stand up for His own elect. God's election is by grace. God's election makes us thankful and humble and holy. God's election ultimately is known only of Him. Sila nakakala ultimately ha. Pero tayo parang nakikita rin natin. Mayroon mga clue kung ligtas yung isang tao. Pero ultimately, ang Diyos na nakakalam lang. And then election, God's election is by faith. God's election is according to His foreknowledge. God's election is through sanctification of the Spirit, through Jesus, precious, and then should make us acknowledge one another. And last, God's election can be assured of. Pwede mong siguraduhin yan. Amen? Kaya huwag kayong mahihiya sa kanila, nasa atin lahat ng verse. O siya, hindi mo may sigurado yan. Paano malalaman? Eh, huwag gumagasala ka. Yun naman pala. Hindi kasi ligtas. Ang paniwala niya, palagay niya, maliligtas kapag wala kang kasalanan. Mali talaga, sablay. Kaya tayo, alam natin to. Pananampalataya, walang gawa. Nanampalataya ka sa Panginoon, tinanggap mo siya, anak ka ng Diyos, therefore, saan pupunta? Langit. So, pwedeng masigurado. Amen? Yung maganda, imagine nyo ganito, sa election, balik tayo sa election. Ginagawa ng iba to, di ba? Sish, ikaw ba talaga yung nanalo? Imagine nyo kung gano'n, walang, resolution or walang finality. Nandaya din sa Amerika, ganun pa rin si Biden daw, nandaya. Ganun ang utak ng mga, sinong kaninong kasalanan yun? Sa sistema nila. Bakit pwedeng dayain yan? Eh, hindi yung mahirap naman, hindi dayain eh. Hindi. Pwede pa rin, may mga bagay na pinagkakitaan namin. Yung sa amin, sa mga sistema sa amin, hindi na lahat. Dito. Kliyente kasi namin ito, pero inay. Kung gusto at gusto mo, may paraan para masigurado mong laging tumatakbo yan, kung ano man yan. Sasakyan, ganun yan, mayroong maintenance yan. Aeroplano, sa palagay nyo. Sinong gustong sumakay ng aeroplano dito? Lulubog. Babagsak pa yan o hindi? Malamang sa hindi. Pag ganun ang sagot sa'yo, sasakay ka ba? O barko? Hindi lulubog yan. Bakal yan eh. Hindi lulubog yan. Kasi minimaintain nila para siguradong hindi lulubog. Ganun din yung aeroplano. O eh, kaligtasan ng kaluluwa. Ano? Nagdududa ka? Bumagsak na yung aeroplano, lumubog na yung bangko. Mas importante, masigurado natin sa langit tayo. Amen? Amen. Sana malinaw yon. Kaya ganun yung God's election can be assured of. Pwede mo siguraduhin yan. Hindi tayo hinang ng Diyos. Maaring ligtas ka, maaring hindi. Natapad mo na ba yung Ten Commandments? Oo, lagi. Magawin mo na lang, parang Soriano. Maglikod ka na lang, magbigay ka dito, mag-invite ka dito, ganun pa eh. Walang, ang labo nun pag ganun yung turo nyo. Amen? Amen. Salamat sa Panginoon, kanyang pagpili, pwedeng siguraduhin at nabanggit ka ng bagay. So yun, ano gagawin? Ayun, Diyos lang yun eh. I-align mo yung sarili mo. Diba? Ganun din yan, pag mag-aasawa ka. Do you love me? Yes! Hindi mo ba ako iwan? Hindi. Basta, ano? Depende, di ba? Pwedeng ganun.
Lalo babae, no? Parang bibigyan niya sa lahat sa iyo, eh, di ba? Ganon din naman lalaki, pero yung babae lalo. Ibigyan ang anak, tapos bandang huli. Hindi ka siguradong hindi ka iiwan. Utay ka. So, ganon yan. Ngayon, mamimili tayo. Okay, mga babae, siguraduhin nyo. Matalino kayo, eh. Tingnan nyo sa mata. Hindi makatingin. Ano pa yan, hindi makasigurado ng sagot. Nako, malamang tagilid dyan. Amen? Puro bola. Puro bola. Anong bola? Na bola ba? Yung iba, naniligaw ka ba? Tanong yun. Nauso sa amin dati yan eh. Alam ko nga rin dati. Sabi, huwag ka maliligaw ng formal. Yung mapaparamdam ka lang, di ba? Pag pabastitin ka na, hindi naman kita niligawan eh. Oh. Nangyayari yun, pag ganun yung style, bulok yun. Huwag kang ano, kaya sabi niya, kaya si Jamie, papuntahin mo dito, kikilatrisin natin. Kung matapang yan, ibig sabihin, malinis ang intention yan. Amen? Eh ngayon, pag na, umatid na dito, tas okay na. May iba nang mali naman, ganun, di ba? Ay, umatid na to, kilala na pastor to eh. Nagawa ng kalokohan. Mali pa rin, okay? So anyway, ang ganda na ano ng Panginoon, di ba? Actually, lahat ng bagay, i-pattern mo lang sa Panginoon. Hindi ka magkakamali, okay? So let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita again. Panahon namin ay panahon na election na naman, but nawa, maintindihan namin na sa kayo po yung pattern ng aming ginagawa rin sa buhay. Nawa, hindi kami maging, natulad ng sinasabi dito sa message, hindi kami ma-pervert, Panginoon, kung nakita namin na iba ay hindi ginagalang, hindi maayos ang kanilang pagpili, hindi kami gumaya doon sa pag-aasawa man, kung saan may trabaho man, or what, friendship, sa church. I pray na pattern namin ang sariling pagpili sa inyong ginagawa at ginawa as manifested and as instructed in your word. Malinaw po ito. Kayo namimili according sa foreknowledge, kayo po'y stand up for your own elect. Ito'y by grace, by faith. Kapasalamat ang inyong pinili. At intindihan na namin, tanggapin namin na hindi na lahat maintindihan namin, but kayo po nakakala kung sinong namili. At ganoon din po, Lord, ginagamit yung Spirit niyo, Lord, through the Word, and of course, the Lord Jesus, mga ligtas, Panginoon, makakaintindi ultimately ng inyong kalooban. So, mga hindi pa ligtas, Panginoon, maligtas po sila, gamitin niyo po ang inyong lingkod. Mga lingkod, Panginoon. Hindi po, Lord, nakita namin, precious ang pinili niyo. And then, bilang mga pinili niyo, Panginoon, magkaroon kami ng respeto sa bawat isa. Yung tama lang, Panginoon, bilang mga ligtas, mga anak ni Panginoon. And especially, Panginoon, magamit namin itong katotohanan ito sa soul winning. Sigurado, pwedeng siguraduhin na kaligtasan. Salamat sa mga Baptist na preachers na ginamit niyo through the years. Ito yung napasa sa amin, Panginoon, ang aming style talaga una, kaligtasan. 100% sure ka ba? Dahil pag hindi 100, ito po hindi sigurado, malamang sa hindi. May hindi naintindihan, may pumasok na false doctrine. Sinasamahan ng gawa, sinasamahan ng kung ano man yan. Okay pa, Panginoon, bawat isa, Panginoon, ay again, mamili kami according sa inyong kalooban. Turuan niyo po ang bawat isa. Maging mapayapa rin po ang leksyon na this week. Dahil kami naman po ay, again, ready kami mag... ano man yung kakulangan, Panginoon, gobyerno, ang tagal naman ang nangyayari yan. Yung pwede namin gawin, gawin namin. Again, soul winning, preach your word, Panginoon, influence others, na sambay din kayo. Napakahalagang bagay, napakalaking bagay, Panginoon. At yung mga boboto, Panginoon, ingatan nyo sila, layo nyo po sila kung ano man. Generally, Panginoon, we pray for peaceful elections. But again, ang kapayapaan is knowing pag alam namin ginagawa ng kalooban niya, Panginoon. So again, this week, Panginoon, soul winning, Panginoon, bigyan niyo kami ng katagumpayan. Kayo pong maawa, Lord, sa mga kaluluwa na hindi paligtas. Gamitin niyo po kayo, bigyan niyo kami ng tapang, the same time ng katalinuhan. Maligtas po yung mga tao, Panginoon. Dito na lang ang inyong awa. At kapangyarihan din. Napahayin silang iligtas. So yun lang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.